sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang pinatutungkulan ni VP Sara dito ay yung pagtanggal ng kanyang security close-in details. Not particular because ito ay kanyang personal na experience, ano? Hindi niya inaano dito yung kanyang sarili. In general, inilalatag niya dito ang problema, ha? Doon sa mga kapulisan natin, yung mga military personnel natin, na hindi sila dapat partisan, eh. Non-partisan dapat sila. Pero ano nangyayari sa kanila? Partisan sila, eh. So dapat wala silang kinikilingan at wala silang pinipersonal. Kasi kung ang nakikita kong punto niya dito is, isa is, nagrarason lang sila na may kakulangan sa kapulisan. Okay? Para ma-justify nila ang pagtanggal ng kanyang mga security. So, rason lang nila kung tutuusin kasi, eh bakit pag SONA, kayang-kaya mag-provide ng mga 20,000 na kapulisan. More than that, kaya naman pala, eh, di ba? Oh, kapag meron silang mga, ano, mga ganyan, mga concert, mga gatherings, mga ganyan-ganyan, punong-puno sila ng mga close-in details. Kapag merong yung pag-raid nila sa KOJC, tignan nyo, bata-batal yun, 1,500 ang pinadala nila dyan. So how can you say, paano kami maniniwala na may kakulangan sa kapulisan? So lumalabas dito na merong kinikilingan, yung sinasabi ninyo to serve and protect, merong kayong sariling, merong kayong pinipiling serbihan at merong kayong pinipiling puprotektahan. At ang tanong kung ano bang pinuprotektahan ninyo, ang taong bayan ba? O ang interest ng boss ninyo. Kasi kung nagawa ninyong biktimahin ang vice president, second highest position, eh paano pa kaya kami na common tao lang? Okay, sige. O sige, pagbigyan namin kayo. Let's say na kulang ang mga kapulisan. Okay, sige. Ngayon, instead na i-address ninyo ang kakulangan dyan sa kapulisan o kung anuman military man yan o ano, ang ginagawa ninyo ay sinusuppress, kumbaga personal yan, eh, sinusuppress nyo ang taong bayan o yung mga hindi nyo trip, ha? O yung mga kumukundi na sa inyo, sinusuppress ninyo gamit-gamit yung mga ito. Sa halip na gumawa kayo ng batas o kung hindi man magkaroon kayo ng upgrade kagaya sa Davao. Kaya ang Davao, second safest city. Bakit? Kasi ina-upgrade nila ang kanilang peace and security, peace and order. Paano? O, halimbawa dyan, yung CCTV all around the city. So, pag meron kayong CCTV all around the city, hindi mo na kailangan ng manpower. Pag may nakita ka na, saka ka magpapadala ng re-responde. Pag ganito, kasi kung sinasabi nila na kulang pala tayo ng tao, o di, why not? We are in high-tech, modern era na. So, gumamit tayo ng mga modern technology, facility. Kung talaga kayo, pero anong ginagawa ninyo? Inirarason pa ninyo na kulang sa pulis, pero hindi naman kayo gumagawa ng paraan para ma-upgrade ang ating capabilities. Di ba? Kung sa sarili nating bansa, internally, hindi natin kayang i-address ang problema natin at sinasabi nyo may kakulangan tayo sa ating forces, how much more dyan sa South China Sea or West Philippine Sea na sinasabi ninyo? Di ba? Naputulan ng daliri, hindi nyo mabantayan yung mga mangingisda. So, paano na sabihin natin atin ito, pero kulang naman pala sa tao, which is shows sa sarili natin, internally, kulang pala tayo. So, anong gagawin natin? So, sa halip na i-address at unahin ninyo, concentrate on that, anong ginagawa ninyo? Ano? Tell us, binubalsa ba ninyo? Bakit lagi tayong kinukulang ng pondo? Yearly, nagkakaroon tayo ng budgetary, okay? Yung plenary session for budget deliberation, GAA. Yearly. And then for the next year, 6.3 trillion ang proposed budget. Wow! Tapos lagi kayong kulang sa pondo? O saan napunta? That's a big question.
So next, oh ayan. Ang Pilipinas ay may airport. Oh, ito naman sa usaping airport. Talagang nakikita ko habang binabasa ko ito, parang SONA yung dating nito eh. SONA in a way na nilalatag ni VP Sara dito yung mga problema na dapat i-address ng Pangulo dito. Dahil sinungaling yung Pangulo, 5,500, isa pa lang yun sa kanyang kasinungalingan. So sabi niya rito, ang Pilipinas ay may airport officials. Dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikain magkaroon tayo ng world-class facility. Ayan. World-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero. Oh, ayan. Lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Okay, tuloy natin. Subalit ang Pilipinas ngayon, oh, ito ang problema. Subalit ang Pilipinas ngayon, may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapasa publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga minor de edad. She was particular doon sa ipinalabas na CCTV footage doon sa paglabas nila VP Sara including her family sa airport sa naiyak. So nakita ninyo, ito talaga ang problema dito. Maalala ninyo yung mga nabaviral na mga Bureau of Immigration Officers natin na merong ng bulsa, nangikil ng ano sa mga dayuhan, ganito ganyan. Yung mga nagva-viral regarding doon sa kumbaga yung pagnanakaw ng mga Bureau of Immigration Officers diyan. 'Di ba pag may ganung kaso, anong lagi nilang sinasabi? Under investigation. Tapos sasabihin nila sira daw yung CCTV. Kumbaga they are suppressing yung truth, no? Sasabihin nila na noong time na yon hindi nagfa-function at sira yung CCTV. Pero nung lumabas si VP Sara, abay kuhang-kuha yung paglabas ni VP Sara sa naiya. So, makikita mo doon yung pagiging very personal level ng kanilang paggamit, ng kanilang power, ng kanilang authority na kapag hindi nila type yung tao o tinuturing nilang kalaban yung tao, automatic gumagana yung CCTV. So, dito mo makikita no na yung mga pangyayari na ganito, instead na i-address ang problema, okay? Yung brownout, bigla na lang may brownout dyan sa NAIA, hindi nagfa-function yung kanilang aircon, mainit, okay? Nakakahiya po yan. Sa international scene, nakakahiya po yan. Marami tayo araw-araw na mga tourist papasok sa Pilipinas, tapos pagdating nila dyan sa NAIA, walang aircon, mainit, nagpapaypay, may makikitang daga, surot, ipis at kung ano-ano pa, abay nakakahiya po yun. Pero kapag may mga problema, pag may mga ganyang problema, ang dami na nilang palusot. Pero, yung gusto nilang mapabagsak lang si Sara Duterte, talagang pinakita pa. Yung kanyang paglabas dyan sa NAIA, including the security ng kanyang pamilya at ang kanyang, lalong-lalo na yung kanyang mga anak. So, kung dito, usaping kababaihan, usaping pamilya, usaping anak, pasok dyan yung human rights. Pero anong ginagawa ng human rights? Tikom ang bibig dahil magkakatropa sila. Pero kung ibang tao yan at hindi si VP Sara yan at inilabas ng kawani ng NAIA yan, yung CCTV at hindi si VP Sara at may involved na bata, abay, baka bukas na bukas may pa-Senate hearing na si Risa Ontiveros in line with human rights. Huh? Ba? Kita nyo sa KOJC. May mga bata, ang daming mga bata traumatized. Mga kababaihan natin doon binabastos nila, pinipicture nasaan yung si Risa Ontiveros at yung mga human rights. So dito palang pinapakita dito isang problema sa bansa natin na they are really trying to demonize or make propaganda doon sa mga tinuturing nilang kalaban. Pero pagdating naman sa kanila, ayan, ang iingay nila. So, yan, isa sa isang problema dyan, ano? Ayan, flight details, mas talagang makikita mo dito yung ano. Next, ayan, ang Pilipinas, okay, isa pa itong problema na inilatag niya. Ang Pilipinas, bilang isang malayang bansa, ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit, ang Pilipinas ngayon, itong problema, ay dali-daling iyuyuko
Yan. Marcos, ikaw ata ang pinatutungkulan dito. At susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng mga ng ICC. So eto, malinaw, ito yung pinaka-recent na issue dito, di ba? Oh. Ayaw natin na, halimbawa, example natin diyan sa South China Sea. Sabi ang ano natin, ang reklamo pala nila ay tayo po ay sinasakop ng ating sinasakop ng dayuhan, which is yung China. Sinasakop yung atin. Kinukuha yung atin, mananakop. Tapos na. Bit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.